Anong pagkakaiba ng isang ano, di pamilya dito na nanay sa nanay sa Pilipinas? Kumusta naman yung ano, pamumuhay o cost of living dito? Pinaghahati nyo ba yung bills ng sahod mo sa sahod ng asawa mo? Paano mo napalaki yung dalawang kids mo? Hindi ba mahirap? Lalo na, syempre, iba yung culture dito sa culture natin sa Pilipinas. Hello guys! Welcome back sa ating channel. So, for today's vlog ay makakasama natin ang si Mrs. Jennifer Da. Yan. At pag-uusapan natin ang tungkol sa ano naman. Kung paano niya, kasi meron na siyang Israeli husband. At tatanungin natin kung paano niya na ano yan, handle o na ano yung pagiging wife as a wife dito sa Israel. Yan. Parang boya bunda lang. Siyempre, tatanungin muna natin siya kung paano siya nag-start as a foreign worker dito sa Israel. Kasi meron mga kababayan tayo na nagkakilala sila muna sa ibang bansa, like sa Hong Kong, Singapore, ganyan. Tapos dinala sila dito ng ano, ng Israeli. So ikaw, Miss Jennifer, paano ba yung history ng ano, explain mo sa kanila kung paano ka nag-start? 2008, nag-apply po ako regular kagaya din ng mga iba. Nag-apply din ako as a caregiver. Sa dami-dami ng proseso, sa haba-haba ng proseso, na alam natin before, it's they call it A to A, ngayon naging G to G na. Kinuha po ako ng tita ko, isa kong tita nandito, kinuha niya ako. From 2008, nagtrabaho ako sa Jerusalem. 2013, I meet my husband. May anak na kayo? Yes po, may dalawa po akong anak, lalaki at babae. I meet my husband from 2012. Yes, 2012. Husband, yes. Isa po akong full-time work. Nagtatrabaho sa isang kumpanya. Na I know, na alam na ninyo. Paano mo nai-handle yung trabaho mo? Alam naman natin na hindi simple yung trabaho mo, 'di ba? Sa ano, sa mother o full-time ano. Mahirap. Kagaya sa atin na walang pamilya dito sa ibang bansa, lahat po nasa sa kamay mo, lahat po umiikot sa kamay mo. Example, gigising ka na maaga pagpasukan, gigising ka yan na maaga, iaayos mo sila, gagawan mo sila ng pagkain. Ilang taon na pala siya? Yung pinakamaliit ko, 7. Inaayos pa yun. Siyempre, inaayos mo pa yung mga damit niya. Sinisigawan mo araw-araw. Kumbaga, every morning, inaayos mo yung mga gamit nila. Tumatakbo ang oras kasi dapat 8 o'clock na nasa gate na kami ng school. Dadalhin mo siya sa school. Babalik ka rin sa bahay. Ihahanda mo yung sarili mo para mag-umpisa rin ng trabaho mo. Anong pagkakaiba ng isang ano, di pamilya dito na nanay sa nanay sa Pilipinas? Oh, magandang question yan. Sa, hindi naman lahat, okay, kasi ngayon, sa generation ngayon, lahat na ng wife, 80%, let's say, nagtatrabaho na. Pero yung sitwasyon kasi dito, iba. Sa Pilipinas kasi, surrounded tayo ng kapamilya natin. Both parties, part ng asawa at part ng pamilya natin, sarili nating pamilya. Kumbaga, maraming kamay ang tumutulong sa bawat situation. Kumbaga, sa Israel, wala ka pong pamilya. Wala kang nanay, wala kang tatay, wala kang kapatid. Yun ang malaking pagkaiba. Kahit po nagkasakit ka, kailangan mong bumangon. Kahit ayaw mong bumangon, kailangan mo talagang ibaba ang mga paa mo para mag-umpisa ang araw mo. Tapos magtatrabaho ka pa. Lahat ng gawain sa'yo, lahat ng responsibilidad sa kamay mo. Tapos plus nagtatrabaho ka. Plus, kung may mga, kumbaga, may mga alaga pa kayo, kumbaga, aso, pusa, sa bahay, sa'yo lahat yan. So masasabi mo, mas mahirap dito, no? Of course, napakahirap. Ang hirap. Hindi naman sa
pagkaano, pero talagang mahirap kung nasa ibang bansa ka na wala kang kapamilya. Paano mo na-handle yon yung hirap? Siyempre mag-isa ka kamong, tapos malayo ka sa pamilya mo. Paano mo na-handle yon? Di mo ha-handlein yun eh. Wala kang choice. Talagang gagawin mo. Yun din ang tinatanong ko sa sarili ko eh. Kumbaga, yun nga example, kahit may trangkaso ka, kahit yung paa mo nasa, kumbaga nasa bed, kailangan mong lumabas kasi wala kang choice, lalo pag may bata ka. Kailangan talagang palakasan lang. In God helps, kayang-kaya naman. Oh, tapalitan natin ito, masyadong ano, maanghang eh. Tapalitan natin. Ito, mas maganda oh. Mas madali talaga sa Pilipinas kasi may kasama ka. May kasama ka. Kumbaga, hindi lang yung pamilya mo, pati kapitbahay mo, pwede mong tawagin. Eh dito eh, kahit kapitbahay mo, hindi mo sila kilala eh. Kung hindi ka talaga friendly, nakikapagkaibigan sa kanila. Or hindi mo naman pwedeng sabihin mong kapitbahay, pwede bang humingi ng mantika? O pwede bang bigyan mo ako ng asin? Hindi po ganyan dito. Wala po. Sabi mo sa Tel Aviv ka lang, di ba? Yes. Oh, alam naman siguro ng lahat ng Tel Aviv is sa mga expensive na ano, city sa buong mundo. Kumusta naman yung ano, pamumuhay o cost of living dito? Marami po tayong na-encounter na mga question, lalo na pag nag-asawa ka dito, kumbaga. Sasabihin nilang, buti ka pa, may citizenship ka na or may asawa ka dito. Which I think no. Kasi sa amin na naging citizen dito, tas may responsibilidad dito, mas mabigat po. Kasi nagbabayad kami ng bahay, nagbabayad kami ng insurance, nagbabayad kami ng tax. Yung sahod namin regular, kagaya din sa inyo, kung ano yung nakukuha namin, parehas din nyo. Kasi nasa regular basis po ang sahuran dito. Okay? Imagine, nagsasahod ako ng 8,000. Sabihin natin 8,000 o 7,000. Example. Okay? Magbabayad ka ng bahay, 4,000. Magbabayad ka ng sasakyan mo. Magbabayad ka ng insurance mo, insurance sa mga bata mo, telepono mo, blah, blah, blah. Kulang. Yung 2 months na advance na sahod mo, gagamitin mo na ngayon. Patong-patong yan. Mahirap. Kumbaga, ang pinupoint mo, mas maganda pa rin yung patulad sa amin na caregiver na yes, neto yung makukuha mo na sahod. Neto, opo, neto yung sahod nyo eh. Buo yun. Walang kaltas, buo yung sahod nyo sa inyo. Sa amin, buo nga. May kaltas pa. Babayad mo pa dito, babayad mo doon. With responsibility. Wala pong naiwan sa amin. Kahit nga, buti nga, kaya natin bumili ng kape. Yun na lang ang parang gift ko sa sarili ko, that I need to buy my coffee every day. So kaya pala yung mga ibang ano, mga ibang may asawa na rin na Pilipina dito, talagang todo linis talaga sila, yung linis bahay, di ba? Todo kayo. Kasi medyo mas mataas ang ano dun eh, yung kitaan dun eh. Kaya ganun pala. Sabi mo bayaran ng ano, ng bills na ganyan. Pinaghahati nyo ba yung bills ng sahod mo sa sahod ng asawa mo o paano yun? Kasi sa Pilipinas, di ba, sa atin, mostly yung babae nasa bahay lang tapos yung lalaki yung nagtatrabaho o kabaliktaran. Ganun, di ba? Isa yung nagtatrabaho o both yung nagtatrabaho. O paano yung hatian ng ano dito, bayad dito? Yung sa mga bills o expenses, ganyan. Depende po yun sa couple. Kung ano po yung agreement nila. Sa, kumbaga yung sitwasyon ko, kasi I choose to be independent. Okay? Ayokong, kasi may pamilya din ako sa Pilipinas. Kailangan ko rin from time to time, may nanay din ako, may mga kapatid ako. From time to time, nagbibigay ako. Ayoko in the future, na kino-question ang bawat cent na pinapadala ko. Okay, so yung sitwasyon ko, hinati namin. Meron siyang responsibilidad, meron din akong responsibilidad. Na hindi ko siya tatanungin kung saan niya dinala, hindi rin niya tatanungin kung saan ko rin dinala. Pero dapat
eh, nag-agree kami in both parties na bawat isa sa amin may responsibilidad. Okay. So, depende lang sa ano talaga? Depende po yun sa couple. Ano naman yung advantage ng may yung foreigner na asawa kumpara sa may asawa na Pilipino? Advantage? I think it depends po yan eh. Kasi sa part ko, it depende po yun sa couple. Hindi mo yun maano. Kasi sa sitwasyon ko, depende po kung paano nyo i-handle. Paano naman yung ano yung disadvantage naman? Wala akong masasabi or I have no comment sa advantage or disadvantage. Kasi depende po yan sa handle ng isang tao. Sa personality. Paano mo i-handle ang bawat personality. Kahit po saan po tayo, nasa sa iyo po yun kung paano mo ilalaban ang bawat sitwasyon. Okay? Kahit nasa Pilipinas ka o kahit nandito ka sa ibang bansa o saang bansa ka man, kung marunong kang ipaglaban yung karapatan mo, gagawin mo. Depende po yun sa bawat tao. Hindi po natin i-generalize kung tama man o mali. Kasi yung iba din, di ba, kahit Israeli man o ibang lahi o ibang foreigner, kahit Pilipina man, di ba, depende lang yun sa ano, sa personality ng personality isang, paano natin ilalaban. Sa Pilipinas na lang, example natin, sabi natin 5-5 yung anak niya. Pagkatapos magkaroon ng 5 anak, aalis na yung lalaki. Hindi na siya, wala nang support sa pamilya niya. Magtataguyod yung nanay. Kaya nga, ang dami ngayon, mga G2G, single mom. May 2-3 anak. Siya yung apat na anak, may kakilala ako. Ganyan yung mga lalaki. Kailangan, maging responsable naman kayo. Cheers sa mga lalaking responsibilidad. Di ba? Hindi naman aso yan, naiiwan nyo. Sorry, nagagalit na tuloy ako. Ano ba? Ano yung tanong natin? Nina-i-vlog tuloy ako. Hindi sila parang aso na iiwan mo na lang, bye-bye na. Tapos one day, darating na pag malaki na, saan yung tatay ko? Hahanapin ka. Diba? Mas worse pa yung malaki na yung bata tapos nagtatrabaho, darating yung tatay, sabi gagana niya, nagtatrabaho ka na eh, pwede bang o kung may pasalubong ka ba sa akin, yung mga ganyang mga bagay-bagay drama sa Pilipinas. Ba't nakaka-highblood yung mga gano'n? Inom nga ako. Hindi to alak ha, Diyos lang. Sabi mo na sa amin, na meron kang 2 kids, paano mo na erase o paano mo na palaki yung 2 kids mo? Hindi ba mahirap? Lalo na, syempre, iba yung culture dito sa culture natin sa Pilipinas. Raising children sa ibang bansa. Bawal ditong manakit, di ba? Physical? Bawal po dito. Bawal pingutin. Bawal po yan. Dito bawal. Lahat po may ano. Tapos marurunong yung bata. Kasi mga bata pa lang yan, inalagay mo na sila sa school or sa gun. Sinasabi, ini-educate sila doon. So, sinasabi na bawal? Yes. Alam nila. Tapos kung example, piningot mo yan, tapos papasok sa school or sa gun, magsusumbong yan sa teacher niya. Tapos yung teacher niya, tatawag sa mother. Tapos pwede kang ipapulis, gano'n? Yes. May mga part na yan. May kakilala akong napapulis. Nalagay sa ano rin yan. Yes, hindi pala dito. Totoo po yan. Sa sitwasyon ko, I think I have beautiful children. They are very lovely. Wala naman ako naging sakit ng ulo. Normal na sakit. Walang pasaway. Wala naman pasaway. Thank God. Baka bata pa, wala kang pasaway yung nag-uumpisa kapag nag-ganan yung teenager yung pasaway. But I try to raise them the way my parents raised me, the way I believe na maging normal. Tapos I try to, kasi galing tayo sa Pilipinas, may mga background tayo na ayaw nating ipadanas sa mga anak natin. So yun ang focus ko. Ayaw kong naranasan ko nung the way back sa akin, hindi ko pinapadanas sa mga anak. Okay.
I try to, yung mga suffer ko psychological, hindi ko ibinibigay sa mga bata. Kaya, sabi nga nila, ang parents, daily learning po yan. Hindi po yan perfect. Pare-parehas po tayo nag-aaral na magiging magulang. Which, ngayon, sa parte na ngayon, marami na tayong psychology. Kahit mga kaibigan nga natin naging psychology. Nakakatulong. Consultant. Consultant. Yun ang maano ko rin sa mga anak ko. Kumbaga, paano ako pinalaki ng mga magulang ko, yun din ang inaano namin sa bahay. Kasi siyempre, ikaw, may husband ka na dito. Siyempre, yung mga ibang mga single dito na napunta sa Israel, ang mga OFW, siyempre, hindi natin alam kung in the future, kung anong magkakaroon sila ng relationship dito na foreigner o Israeli man, ano yung mga maipapayo mo sa kanila na magkakaroon ng relationship dito? Ang pag-aawasawa po rito, huwag nyo pong isipin bed of roses. Maraming situation na hindi kayang i-handle. Kaya pag-isipan nyo kung gusto nyo mag-asawa dito, magkaroon ng partner dito, whatsoever, kung kakayanin nyo, okay? Kakayanin ng ego nyo, kakayanin ng soul nyo, kakayanin ng puso nyo. O magkakaroon ng magandang buhay. Hindi po. It's not 100%. Kasi may mga lucky, may mga 90% or 99% unlucky. Ang pagtatrabaho, pagkakaroon ng pera, kaya naman yung magtrabaho ah. Bakit kayo magdepende sa kanya? Okay? Kaya maging mautak po kayo. Kayong mga future na gustong magkaroon ng partner, ilalaban nyo yung partner nyo kung talagang mahal niya kayo, mahal mo siya, at kaya nyong paniniwalaan o panindigan yung sitwasyon kung nasaan man kayo. Hindi lang sa pera at saka sa visa. So yun guys, at sana may natutunan kayo sa vlog na ito. Kung may mga katanungan kayo guys, iipunin natin yan at babalikan natin si Miss Jennifer sa mga kasagutan, mga inyong mga katanungan. Malay nyo, next vlog ay ma-topic pa natin yan, may content natin siya ulit. Yan, abang-abangan natin yung sa mga future vlogs natin. Okay? So maraming salamat sa inyong panonood. Kung bago ka dito sa ating channel, ay pakiclick mo na ang subscribe button dyan sa baba. Ang notification bell para updated ka sa tuwing mag-upload tayo ng videos. So mula po dito sa Israel, ako po si Orly at si Miss Jennifer. Kami magpapaalam na. Litraot! Litraot! Bye-bye!